Good afternoon po mga mamamayang. Ngayong hapon na ito ay mayroon po tayong bisita, si Mama Yeps po ulit. Magluluto po siya ng bupis. Ito na po siya. Hello po sa ating lahat. Ang lulutuin po natin ngayon ay bupis. So ang style po ng pagkaluto dito ay yung style ng pagkaluto ng mga Bisaya. So ito na po yung ating mga ingredients. Ito po ay sarit-saring laman loob. So, meron po itong laman loob na pork thigh, beef heart, tapos yung atay ng baka or baboy. So, pwede po kayong magdagdag ng kahit anong laman loob na gusto nyo. So, yan. Bago ko pa pala ito hiniwa, ginawa ko po ay pinapakuluan ko po muna siya, tapos sinabayan ko po ng luya at saka bay leaves para matanggal po yung kanyang lansa. So, yan na po yung magiging hitsura niya pagkatapos. Gagamit po tayo ng sibuyas, bawang, red and green bell pepper, sili na maanghang, tapos mantika sa pag-isa natin, soy sauce, vinegar or suka, asin, at saka paminta. Siyempre, sa pampakulay po natin, gagamit po tayo ng acuity powder. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Una po natin gagawin ay magpapainit po tayo ng mantika sa ating kawali. Hihintayin lang po natin uminit yung ating mantika. Ayan, pag mainit na po yung ating mantika, igisa na po natin yung ating bawang. Isunod po natin yung ating sibuyas. Ngayon po ay isunod na po natin itong ating nahiwa na ng mga laman loob. Ganito po talaga yung pagkahiwa ng ating mga laman loob na yung medyo maliliit. Ngayon ay titimplahan na po natin siya nitong ating soy sauce. Haluin lang po natin. Tapos lalagyan po natin itong ating paminta. Ngayon, isabay ko na po itong ating siling labuyo para mas aanghang po itong ating bupis. Tapos, lalagyan na po natin itong ating pampakulay, yung ating acuity powder. I-adjust na lang po natin mamaya kung medyo
napuputla pa yung kanyang kulay. Ngayon dahil medyo matigas pa po itong ating mga laman loob dahil pinapakuluan ko lang po ito kanina ng mga 10 minutes. So, kailangan po natin itong palalambutin. So, dadagdagan ko po siya ng sabaw or tubig. Yung tamang-tamang dami lang na hanggang lumambot po yung itong ating laman loob. So ngayon, tatakpan po muna natin para lumambot yung ating laman loob. Ngayon po ay titingnan po natin kung malambot na po yung ating laman loob or yung ating bupis. Ayan, malambot na po yung ating bupis. Ngayon ay pwede na po natin siyang lagyan ng suka. Huwag lang po muna natin siyang haluin, papakuluin po muna natin para maluto yung suka at hindi aasim lalo. So yan, pwede na po natin yung haluin. Ngayon ay titikman po natin kung kulang pa ba siya sa alat or sakto na. Or kung kulang pa, pwede tayong magdagdag ng asin. Siguro kulang pa po siya ng konting asin. Konti lang dahil aalat po siya lalo dahil naglagay na po tayo ng soy sauce kanina. Pinaka-last po na ilagay natin itong ating red and green bell pepper. Yan, napakaganda na po ng kanyang kulay. Medyo patutuyuin pa po natin siya ng konti. Yan, tatakpan po muna natin. Ayan, medyo natuyo na po siya. So, okay na po to. Ready na po itong ating bupis. Kukuha lang po ako para makakain na po tayo. Ito na po ang ating bupis na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay itry nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!